Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay may mga hindi mabilang na mga kwento ng kagitingan, sakripisyo, samahan at kabayanihan. Ngunit ang digmaan ay mayroon ding maraming misteryo. Marami sa kanila ay hindi pa rin nalulutas hanggang sa ngayon. Tulad ng alamat ng Phantom Fortress, isang B-17 bomber na bumalik mula sa isang misyon na walang kahit sinumang sakay. At ito ay lumapag ng walang piloto. Ano ang misteryo sa pangyayaring ito? Samahan niyo ako hanggang sa huli at alamin natin. Ang una nilang narinig ay ang dikalayuang dagundong ng mga makina ng eroplano. Noong 23 ng Nobyembre 1944, ang ground crew sa Royal Air Force Base sa Kortenberg, Belgium ay nakatingin sa langit. Malakas ang ugong nito at kitang-kita kung anong aircraft ito. Ito ay isang B-17, isang napakalaking 35,000-pound na U.S. Army bomber na tinatawag na Flying Fortress. At ang fortress na ito ay mabilis na lumilipad patungo sa kanila. Walang landing schedule sa araw na iyon kaya inakala ng ground personnel na ito ay emergency. Papalapit ito ng sobrang bilis at hindi normal ang lipad. Nakababa ang landing gear nito. At habang papalapit ang bomber, nagsimulang magpanik ang mga sundalo. Ang eroplano ay bumababa ng napakabilis na tila 18 toneladang steel fuel at mga pampasabog ang babagsak sa kanila. Ang mga sundalo ay napatakbo na halos tumama sa kung saan. Pagkatapos ay naramdaman nila ang pagyanig ng lupa nang bumagsak ang B-17 sa lupa. At ito ay rumaragasa pa rin ng napakabilis. Napunit ang eroplano sa kinabagsakan nito. Ang paglanding nito ay napakarahas na ang mga piraso ng propeller ay naputol at tumilapon sa hangin. Nadurog ang mga pakpak ng bomber sa impact nito. Buo pa rin ito pero grabe ang sira. Sa wakas ay huminto ang eroplano. 3-4 na makina nito ay umaandar pa rin. Ang mga sundalo ay naghihintay sa baba at umaasa na lumabas ang mga crew ng aircraft o kahit ilan sa mga tripulante nito na lumabas. Ngunit walang lumabas. Ang mga sundalo ay kinakabahang naghihintay habang patuloy na umaandar ang mga makina ng eroplano. Tumagal na ng 15 minuto ngunit walang lumabas. Sa puntong ito, ang mga kalalakihan ay naghihinala na. Nag-aalala sila na isa itong bitag. Finally, after 20 minutes na panonood at paghihintay, dahan-dahang lumapit sa eroplano si Major John Crisp. Itinaas ni Major Crisp ang kanyang manggas, binuksan ang hatch at umakyat. Inaasahan niyang makakakita ng mga taong patay o namamatay. Ngunit ang eroplano ay walang sinumang sakay. Isinulat niya ang nahanap niya. "We now made a thorough search, and our most remarkable find in the fuselage was about a dozen parachutes neatly wrapped and ready for clipping on. This made the whereabouts of the crew even more mysterious. Back on the navigator's desk was the codebook giving the colors and letters of the day for identification purposes. Various fur-lined flying jackets lay in the fuselage together with a few bars of chocolate, partly consumed in some cases." Bukod sa mga bagay na parang hindi nagalaw mula sa isang hard landing, walang pinsala ang eroplano. Nandoon pa rin ang mga parachute kaya siguradong hindi nakaalis ang crew dito. Ang pagkain ay naiwan na halos hindi pa nangangalahati. Parang bigla lang silang nawala. Isinara ni Major Crisp ang mga makina at naghanap ng mga palatandaan at sinusubukang pagsama-samahin ang mga pangyayari. Nakita niya ang logbook ng eroplano. Ang huling nakakabahalang mensahe na nabasa niya ay bad flak. Umakyat si Major Crisp sa eroplano at naghudyat sa kanyang mga tauhan na cleared na ang lahat. Walang tao sa board. Tinanong ng mga sundalo kung paano ito nangyari. Nagkibit balikat ang Major at sinabing lumapag ang eroplano ng mag-isa. Ngayon ay may dalawang malaking tanong. Una, ano nga ba ang nangyari sa mga taong nakasakay dito? At pangalawa, paano lumipad, nagmaniobra, at lumapag ang eroplano na ito ng walang tao? Tinawag ng press ang eroplano na Phantom Fortress bilang ghost ship. At nailathala ang kwento sa pahayagang The Stars and Stripes at ito ay naging instant legend. Kinilala ng mga investigador ang B-17 bilang bahagi ng 91st Bomber Group mula sa East Anglia, England. Ang base ay may mga talaan na ang eroplano ay lumipad kasama ang isang buong crew.
maraming ebidensya na nakasakay ang mga crew. Ngunit walang natagpuan kahit isa sa kanila. Ngayon ang hukbo ay nakakuha ng mga listahan ng mga pangalan ng mga nakasakay sa aircraft. Nakatanggap sila ng maraming tawag sa bawat base at istasyon sa lugar. Pagkaraan ng ilang araw, lahat ng 10 crew ng aircraft ay natagpuan at nasa perpektong kalusugan. Sila ay nasa malapit na airbase sa Belgium. Si Lieutenant Harold R. DeBolt na piloto ay ipinaliwanag ang nangyari. Ang kanyang B-17 ay lumilipad sa isang misyon sa ibabaw ng Merseburg, Germany at nagpapasabog sa isang oil refineries. At ang kilalang Merseburg Dreaded Merseburg ay may 2 beses na mas maraming anti-aircraft guns gaya ng sa Berlin. Halos 160 na B-17 ang pinabagsak sa ibabaw ng lungsod kung kaya't ang himpapawid dito ay napakamapanganib. At habang ang mga bomber group ay paakyat sa 28,000 feet para simulan ang hakbang nito, napansin ni DeBolt na nagkaroon ng malfunction ang isa sa kanyang mga makina at hindi siya nakarating sa altitude na pwedeng maglunsad ng bomba. Pagkatapos ay isa pang malfunction ang nangyari na dahilan upang mawala ang eroplano sa tinatahak nito. Ngayon ay napapalayo na siya sa kanyang grupo. Ang B-17 ni DeBolt ay humina. Ang bomber ay napunta kung saan ang anti-aircraft ng German ay nagsasagawa ng mga tira. At tumanggap ng maraming pinsala na parehong mula sa lupa at mula sa mga kalaban sa himpapawid. Mabilis na napuno ng usok at apoy ang eroplano. Inangka ni DeBolt na ibagsak ang kanyang ordinance, ngunit ang bomb rack ay nag-jam. Pagkatapos ay tinamaan muli ang eroplano sa pintuan nito kung saan nakalagay ang mga bomba nito. Nasabi na lang ni DeBolt na isang himala na ang bawat bombang sakay ay hindi sumabog. Isa pang makina ang nakakuha ng labis na pinsala mula sa sunog ng aircraft na halos sumabog ang eroplano. Masama ang panahon at 2 lang ang gumaganang makina. Lumihis si DeBolt at bumalik sa England. Ang bomber na lubhang na pinsala ay patuloy na nawawalan ng altitude. Alam ni DeBolt na may problema sila. Inutusan niya ang mga tripulante na itapon ang lahat ng gamit sa dagat at umaasang gagaan ang eroplano. Hindi ito nakatulong, patuloy pa rin itong bumabagsak. Sa puntong ito, malinaw na ang bomber ay hindi makakarating sa English Channel dahil sa 2 engine nito. Kaya inutusan ni DeBolt ang mga tripulante na tumalon at ang mga crew ay ligtas na nagparachute sa teritoryo ng kaalyadong Belgium. Ang huli niyang nakita ay ang kanyang bomber na lumilipad sa makapal na ulap. Naisip niyang babagsak ito makalipas ang ilang minuto, ngunit hindi pala. Ang eroplano ni DeBolt ay nagpatuloy sa paglipad ng milya-milya. At sa wakas ito ay nakagawa ng isang delikado, ngunit medyo maayos na landing sa isang kaalyadong paliparan sa Belgium. Ito ay nag-iwan ng mga palaisipan sa mga investigador. Sinabi ni DeBolt na nawalan siya ng 2 makina at ang eroplano ay lubhang nasira. Ngunit ang mga nakasaksi na tulad ni Major Crisp ay nagsabi na 3 makina ang gumagana at ang eroplano ay walang anumang pinsala. At lahat ng mga parachute ay binilang niya. Sinabi ng mga investigador na malamang na mayroon silang mga dagdag na parachute na sakay. At ang 3 makina ay maaaring bumalik sa kanyang ayos. At ang paglapag ng eroplano sa isang kaalyadong paliparan ay nagkataon lamang. Ang mga paliwanag na ito ay sapat na para sa mga investigador at ito ay naging case closed. Ngunit mula noon ay naisip nila na may nangyaring supernatural dito. At doon isinilang ang alamat ng Phantom Fortress. So pagdating sa kwentong Phantom Fortress, totoo ba ito? Pwedeng oo at pwedeng hindi. Ang alamat na ito ay 2 kwento na pinaghalo. Noong 1943, bumagsak ang isang B-17 malapit sa bahay ng isang batang lalaki na nagngangalang John Gale sa England. At nakita ni Gale at ng kanyang pamilya ang isang aircraft na sumasabog ang makina at lumilipad patungo sa kanilang lugar. At ang eroplanong iyon ay bumagsak sa mga puno malapit sa bahay ng bata. Nang napasugod ang ama ni John Gale upang tulungan ang mga tripulante, wala siyang nakitang nakasakay at mga 40 taon na ang lumipas
ay ibinahagi ni John Gill ang kuwento niya na nakita niya ang isang bomber na nagmamaniobra kasama ang squadron nito na lumilipad sa isang formation, ngunit kalaunan ay bumagsak. At nang hanapin nila ang eroplano, ito ay walang laman. Nalaman nila kalaunan na ang mga tripulante ay nagparachute sa teritoryo ng kaaway. Nakipaglaban palabas ng Germany at sa pagkaraan ay bumalik sa isa pang B-17. Ngunit ito ay hindi talaga nangyari. Malamang narinig ni John Gill ang kwento ng Phantom Fortress at kinuha ang ilan sa mga detalye sa kanyang kwento. At pagkatapos ay tulad ng ginagawa ng bawat mahusay na mananalaysay, idinagdag niya ang kanyang sariling likas na talino. At kapag ikinuwento ito ng ilang beses, ang iyong utak ay maaaring makabuo ng mga alaala upang palakasin ang kwentong iyon. Ang B-17 na bumagsak malapit sa bahay ni Gill ay ang Cat 09 Tails. Malaki ang pinsala ng eroplano sa Germany, ngunit nakabalik ito sa Channel. At noong 1944, nakita ng isang British na anti-aircraft crew ang isang B-17 na lumapag sa isang kalapit na field. Unang tumama ang isa sa mga pakpak ng eroplano dahilan para umikot ito. At si Major John Crisp talaga ang opisyal na naghahanap sa eroplano at nakita itong walang laman. Ito ang bomber na pinalipad ng mga tauhan ni Diebold. Ngunit paano ba lumapag ang eroplano? Bago tumalon, si Diebold ay nasa autopilot protocol. Mabagal ang pagbaba ng eroplano at ang autopilot ay pinapanatiling level ang aircraft. Doon ay lumapag ito sa isang open field, malapit sa isang anti-aircraft installation, ngunit hindi sa isang airbase. Mas maganda sana kung ito ay bumagsak sa dagat, sa kakahuyan, o sa isang nayon tulad ng ibang B-17. Ang ganitong bagay ang nangyayari sa lahat ng oras, ngunit ang eroplanong ito ay nagkataong bumaba sa isang bukid. Ang iba pang mga aspeto ng kwento tulad ng mga pagkain na hindi naubos, gaya ng mga chocolate bar, at ang mga parachute na hindi nagamit ay idinagdag sa kwento sa huli. Sa mga alamat tulad ng Roanoke Island o ang Mary Celeste, ang mga mesa ay nakaayos para sa dinner at ang mga pagkain ay naiwan at hindi nagalaw. Ito ay nagpapataas ng katatakutan na dahilan upang maunawaan ko kung bakit ang mga detalyeng ito ay naidagdag sa kalaunan. Alam natin kung ano talaga ang nangyari dahil may mga detalyadong record ng mga eroplanong ito o kanilang mga tripulante at kanilang mga misyon. Ang alamat ng Phantom Fortress ay isang mahusay na ghost story, ngunit maging tapat tayo. Kahit na wala ang supernatural na aspeto, ang actual na nangyari na ang isang napakalaking B-17 ay lumapag ng mag-isa ay kamangha-mangha pa rin. At dahil ito ay totoong nangyari, sa tingin ko ito ang nagpapaganda sa kwento.